Ang kautusan ay walang hanggan, June 8. Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Mateo Kabanata 5, Talata 17. Ang ating malilikha ay nagbigay ng kautusan na nagpapahayag na hindi niya layuning isang tabi ang mga alituntunin nito. Ang lahat sa kalikasan, mula sa puwing sa sinag ng araw hanggang sa mga mundo sa kaitaasan ay nasa ilalim ng kautusan. At sa pagsunod sa mga kautusang ito, nakadepende ang kaayusan at pagkakaisa ng natural na mundo. Kaya mayroong mga dakilang prinsipyo ng katwiran na nangangasiwa sa buhay ng lahat ng matatalinong nilalang. At sa pakikiisa sa mga prinsipyong ito, nakadepende ang kabutihan ng sansinukob. Bago pa nilikha ang lupang ito, umiiral na ang kautusan ng Diyos. Ang mga anghel ay napangangasiwaan ng mga prinsipyong ito at upang maging katugman ng lupa ang langit, dapat na sumunod ang sangkatauhan sa makalangit na kautusan. Para kina Adan at Eva, ang mga alituntunin ng kautusan ay ipinabati ni Kristo nang sama-samang umawit ang mga tala sa umaga at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay nagsigawan sa tuwa. Hob, Kabanata 38, Talata 7. Ang misyon ni Kristo sa lupa ay hindi para sirain ang kautusan, ngunit sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay ibalik tayo sa pagsunod sa mga alituntunin nito. Ang minamahal na alagad na nakinig sa mga salita ni Jesus sa bundok na isinulat matagal ng panahon ang lumipas sa ilalim ng pagkasi ng banal na espiritu ay nagsasalita tungkol sa kautusan bilang patuloy na obligasyon. Sinabi niyang, ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan at sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan. Unang Juan, Kabanata 3, Talata 4. Nilinaw niyang ang kautusan na tinutukoy niya'y ang dating utos na nasa inyo buhat ng pasimula. Unang Juan, Kabanata 2, Talata 7. Ang tinutukoy niya'y ang kautusan na umiiral noong paglalang at muling idiniin sa bundok ng Sinai. Sa pagsasalita tungkol sa kautusan, sinabi ni Jesus, pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Dito gumamit siya ng salitang tuparin sa isang kaparehong isipan nang kanyang ipahayag kay Juan na tagapagbautismo ang kanyang layunin na tuparin ang buong katwiran. Mateo Kabanata 3, Talata 15. Iyon ay upang punuin ang buong sukat ng mga kahilingan ng kautusan, upang magbigay ng isang halimbawa ng sakdal na pagtalima sa kalooban ng Diyos. Ang misyon niya ay dakilain ang kanyang kautusan at gawing marangal. Isaiah Kabanata 42, Talata 21. Ipakikita niya ang espiritual na likas ng kautusan upang ihayag ang malawakang mga prinsipyo nito at linawin ang walang hanggang katungkulan nito. Si Jesus, ang eksaktong larawan ng persona ng Ama, ang karilagan ng kanyang kaluwalhatian, ang di makasariling manunubos na sa buong paglalakbay niya na may pag-ibig dito sa lupa ay isang buhay na representasyon ng karakter ng kautusan ng Diyos.